Good day, everyone! This is Volleyball Trending PH. This has been Mike Aaron, a voice artist for this channel. Brian Bagunas at Mark Espejo pass muna sa Qatar training camp ng men's volleyball team. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking upcoming videos. Ayon nga sa isang reliable news outlet ay kumpirmadong hindi makakadalo ang tandem ni Phenom at Bazooka sa 16-day training camp sa Qatar dahil sa kanilang schedule conflict sa kanilang pinaglalaro ang liga sa Japan. Ito ay patunay ni Coach Dante sa isang statement noong Martes, March 15. Ang kampanya ni Mark para sa FC Tokyo ay magsasara sa April 3 habang ang serbisyo naman ni Brian Bagunas sa Oita Miyoshi ay magtatapos sa ika-27 ng Marso. Maraming ngang nalito nang hindi mapabilang sina Brian at Mark sa listahan ng players mula sa isang post ng Puso Pilipinas Facebook page. Ang haka-haka nga ng fans ay hindi sila mapapabilang sa Hanoi Southeast Asian Games roster at nawalan na ng pag-asa. But walang Espejo at Bagunas? Naku po, please naman huwag nyo sila alisin. Kawawa ang Pinas niyan, panggit ng isang netizen. Komento pa ng isa, talo pag wala si Bagunas at Espejo. True ba ito? Tugon ni Coach Dante sa mga spekulasyong ito ay hindi ito totoo. Dahil sure na sila sa Final 14 at ang ating dalawang firepowers ay sasama agad-agad sa team training once ang kanilang mga laro ay matuldukan na sa V-League. Dagdag pa ng men's team strategist ay magre-reunite sina Bazooka at Phenom sa koponan ng last week of April or sa first week ng May. Samantala, ang 17-man naman na lalahok sa Qatar training camp ay sina Mark Alfafara, Nico Almendras, JP Bugawan, Kim Dayandante, Janvic de Guzman, Joven de la Vega, Rex Intal, Lloyd Josafat, Jack Kalingking, Jesse Lopez, Kim Malabunga, Isay Marasigan, Ish Polvorosa, Josh Retamar, Francis Saura, Manuel Sumangid at Chao Umandal. Sa misyon ng men's team abroad, sila ay nakatakdang mag-ensayo ng twice a day kung saan sila din ay haharap sa local Qatari volleyball clubs upang masuri ang estado ng squad at mapagtanto ang adjustments bago banggayin ng Southeast Asian rivals sa May 12 hanggang 23. Ikaw ka trending! Mapunan na kaya ng men's team ang gaps nito from Southeast Asian Games 2019 patungong 2022 edition ng palaro? I-comment mo na yan! So that's it for today's video, mga ka-trending. Don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking upcoming videos. Thanks for watching! Bye-bye!